Alexa, switch on lamp. All over your leg, ganyan, no? Ayan. All over your arm until your elbow. Gramites. So this week naka-leave ako kasi si Mami mag-i-start na ng ano tawag doon, Mami? Work placement. Tapos syempre tagahatid. So hatid ko muna si Brandon tapos si Mami sa work placement niya. Ngayon nga nakapasa na ng driver's license last week. Malaking tulong yung ano, yung license para makapaghatid-hatid yung daily necessities namin, pang grocery. So thank you Lord. Tapos mamaya may mga ano din, may mga gagawin tayong errands, for the whole week. So happy days. Mama. Ano? Papa, dito na tayo. Ha? Ha? Bye. Pwede ba? May niya mo. Masaya na. May tamo mo, bro. Okay. Oh, check. Thank you.
Dito na kami sa ano, sa pag work placement location ni Mami diyan sa may 19 na bahay. Pasok ka na? 15 na. Oo. Pasok na ako. Ingat ka. So ano yung first day ng work placement ni Mami? Grabe yung mga ibon, no? Okay, kauwi na tayo. Thank you, Lord. Ano natin yung mga errands natin. Tayo kay Mami ngayon sa workplace niya. Sunduin natin siya. Tapos after noon, sunduin naman natin si Brandon. So, 4:02 PM. Dito muna tayo nagpark sa ano? May lilim. Yung kasi sa kabila mainit eh. Mga 10 minutes pa si Mami at alabas. Nasa train station kami ng Schofields. Dati lang namin yung kaklase ko.
Pull your ano. Pull that. Pull na ano yung skin ah. Ano mo? Seatbelt. Yun nga, so full house husband ako for 1 week. Si mami, may 1 week siyang work placement. Yan lang naman sa malapit. So ako yung nag-prepare ng baon nila for 5 days. Ako yung nag-attend ng sundo. Although na-enjoy ko, obviously mahirap yung gumising ng maaga. Kailangan prepare on time yung mga baon, lalo may maliit na bata. On time ka dapat na magsusundo. Ginawa ko yun for 1 week. Pero si mami at marami pang mga ibang nanay, saludo tayo sa kanila dahil ginagawa nila yun araw-araw. So si mami nga, si misis, nag-take siya ng disability course saka aged care course. So todo suporta tayo sa career path. Within this week, natapos ko din yung Great Cycle Challenge Australia, Ride to Fight Kids Cancer. So parang cycling challenge siya for a cause para makalikom ng funds for kids cancer research and medical. So natapos ko yung 500 kilometer goal this week. Tapos naka-raise tayo ng $243 na donation. So maraming salamat. I-recommend ko na mag-try kayo gumawa ng at least once na physically challenging task for a cause, kasi masaya siya, makakatulong ka, tapos healthy pa exercise. So since di tayo maka-ride sa labas pa dahil kakatapos nga lang ng winter, tapos itong spring, maaga pa lang, mainit na, kaya tinatry pa natin tingnan yung paano tayo mag-ride sa labas. So perfect yung indoor cycling, indoor trainer, para dito sa challenge. So yun nga, saludo sa mga nanay, tatay na nag-aalaga sa kani-kanilang mga tahanan, mga anak, naghahanda, naghahatid. Hindi biro yun. So usually, natatake for granted yun, pero full-time job yun. Salamat din sa mga magulang na nagtuturo sa kani-kanilang mga anak na gumawa ng mga gawaing bahay para paglaki nila, kaya nilang makatulong at makapag-contribute ng gaya ito. So, karamihan sa mga videos dito is for our family's archive, para may babalikan pag uti ng panahon, at babalikan din ang mga kaibigan namin. So, kung na-enjoy nyo, thank you. Hanggang sa susunod, happy days! So that they may gather the scattered children of God. Whatever leads to uniting among themselves as they travel to go to work or relaxation, let them always perceive the presence of Christ as companion on the way. Want to walk there? Stay on it.